Aba eh, nakita ko itong lumabas na balita. Ang lupit. Ang lupit ho. Bakit? Ito ho ay pambabastos. Pambabastos sa taong bayan. Bakit ho? Nakita naman ho natin yung pagdinig na ginawa eh. Kitang-kita natin ang mga violation ng ABS-CBN. At hindi lang ho yan isa. Hindi lang ho yan dalawa. Napakarami ho niyan. Ibig sabihin ho, para sabihin mo na ibabalik, eh medyo pambabastos ito sa ating batas, pambabastos ito sa pagdinig na ginawa, pambabastos ito sa taong bayan. Eh kaya lang, wala eh. Pinasukan ng politika eh. Ito na nga ba sinasabi ko eh, di ba? Sabi pa nung iba, hindi, hindi babalik yan. Sino ba nagbalik yan, di ba? Temporary, sino ba nagbalik niya? Si Gayatano, di ba? Oh, di ba? Di ba? Di ba? Oh, yung isang vlogger diyan na pugok, na galit at nagiinit ang puwit kay Gayatano dahil hindi nabigyan ng pwesto nung DFA secretary si Gayatano. Kaya init na init ang puwit nung isa diyan. Okay? Pero ngayon, tingnan mo, ito na ang realidad. Hindi o sa akin ang galing itong balita na ito, ha? Balita ito sa pahayagan. Okay, sa mga mainstream media, binabalita na ngayon ito na ibabalik ang ABS-CBN sa susunod na taon. Aba, natural eh, kasi December na ngayon, 2020, December na eh. So, konti na lang talaga, eh, 21 na. So, wala na, patay na tayo dito. Ito yung sinabi, oh, ito ha, babasahin ko yung balita. Congressman Lito tutulong na mabuksan uli ng ABS-CBN. Sandali, sino ho ba to si Congressman Lito Atienza? Kilala naman ho natin ito. Ito ho si Bulaklaking dating mayor na walang nagawa sa Maynila. Okay? At the same time, meron itong mga link sa ABS-CBN, 'di ba? Alam naman natin yung anak nito, ha, 'di ba? O ano pa? Eh itong si Atienza ay ginawang deputy speaker nitong Velasco na ito. Isang genuine na dilawan itong si Atienza. Isang napakalupit na dilawan, bumabatiko sa ating Pangulo. And yet, itong speaker natin na nagkiklaim, supposedly, nakakalyado niyan si Pangulong Duterte, abay binigyan ng pwesto ng malupit itong si Atienza. Hindi nga naman luko-luko, walang utak, ewan ko ba? Itong Velasco na ito. Ito ating ninyo. Tandaan ninyo nung panahon na naglalabanan dyan sa speakership. Ito ang napaka tindi mananggol o magtanggol dito kay Velasco. Pinagtatanggol nito ni Atienza si Velasco sobra-sobra. As in, binabanata nito yung dating speaker. Ngayon, siyempre, nung naging speaker na itong kanyang pinagtatanggol, elay, binigyan na siya ng pwesto. Ano, bayad utang? Anak kayo ng utang, oh. Bakit? Bakit? Ha? Eh, para sa bayan itong posisyon ninyo. Pero anong ginagawa ninyo? Kayo dyan na Velasco, nagbabayad utang ka. Ha? Kakaya naman. At ang nilagay mo, isang napakalupit na dilawan. Isang napakalupit na kumokontra sa ating Pangulo. Oh, ngayon, pati yung sinabi ni Pangulong Duterte na hindi na maririn yung ABS-CBN nun. Ito ngayon, ang ginagawa nitong nilagay mong deputy speaker. At, sandali ah, may statement ka rin, ah, Velasco. Tingnan mo ito, ha? Ito yung sinabi. Ito, ha, babasahin ko. Oh. I am really confident justice will prevail next year. Aba, parang inapi pa ang ABS-CBN. Kayo na nga ang hindi sumunod sa batas? Kayo pa ang inapi? Patawa ba kayo? Anya sa Chikahan with the Entertainment Press na ginanap kahapon, bigyan lang natin ng kaunting time si Speaker Velasco. Ang nagsabi niyan, etong si Atienza, aba, bigyan lang daw ng kaunting time. Yung medyo hindi halata. Hindi halata na nagbabayad utang na loob. Alam mo yun? Ha? Bigyan lang natin ng kaunting time. Oh. I am now, ito, malyabang o, oh, lupit ha. I am now deputy, so you have a good backer inside. Ayun, lantaran sinasabi niya na ako ngayon, deputy na. May backer na kayo. Bahala ako sa inyo. Sagot kita. I will do everything.
I can to give ABS-CBN some form of justice. Oh. Wala nang mas malinaw pa sa malinaw. Ayan ang linaw-linaw na. Oh. I will give ABS-CBN justice kuno. Yung justice kasi sa kanila, yung basta pumabor sa kanila. Diba, tandaan nyo? Ang mga dilawan, pag against sa kanila, kahit hindi kayo sumunod sa batas, eh injustice yon. Ang justice lang sa kanila, kailangan pabor lagi sa kanila. Yan ang justice sa kanila. They were maltreated. Oh, anak ng tusa, minaltreat pa daw sila pagkatas bigyan ng pagkakataon. Oh, they were eventually assassinated. Oh, tingnan mo nga naman. Oh. In-assassinate pa daw. So they should be given justice. Bigyan lang daw natin ng time ang new speaker of the house of rep na si Lord Alan Velasco na makapagsettle. Oh, sa madaling salita, okay? Ang sabi niya, ang sagot ni Velasco pagdating sa ABS-CBN, bigyan lang daw siya ng konting panahon. Ayan oh, sinabi oh. Bigyan lang daw natin ng time ang new speaker of the house na si Velasco na makapagsettle. Okay? So ibig sabihin, ang sagot nang galing kay Velasco. Okay? Kung hindi galing yan kay Velasco, Velasco, i-deny mo yan. I-deny mo nang publicly, okay? Na hindi mo yan sinabi kay Atienza. Pero ayon kay Atienza, sinabi mo daw na bigyan ka lang ng oras, ha? At ibabalik mo yung ABS-CBN. So sa'yo na nang galing yan according to Atienza. Now, deny it if it's not true. If you're not going to not deny it, means totoo yung sinabi ni Atienza na humihingi ka lang ng konting panahon para ibalik ang ABS-CBN. Oh, tingnan nyo na. Oh. Ito. Oh. Ito daw ang sabi ha. Ito. Ayan oh. Ako, I am just giving the new speaker time to settle. So sabi ni Atienza, binibigyan lang daw niya ng oras itong speaker na magka-yan oh. Hindi naman natin pwedeng biglain. Major battle, kauupo lamang niya. Okay? So, parang ayaw mo na muna mag-relax si Velasco. Aba, may panahon pa mag-relax na nga. Ang hayop pa. But I'm now shying away from the responsibility and for the opportunity to come that I am working on para maibalik natin yung floor discussion. Hindi yung special firing squad ang pumatay si ABS-CBN. Firing squad lang eh, anya. Oh. Tingnan mo na. Sa madaling salita ho eh, ang plano nila eh maibalik yung pag-uusap kasi sa committee lang yung una eh, di ba? Ito gusto niya nang dalhin sa floor. Ibig sabihin, ang dating eh yung firing hindi naman daw special yung firing squad kasi since ang pumatay daw eh dun sa committee lang. Okay? Eh alam naman natin sa pag sa floor pag di-discuss siya, mas malaki pag-uusapan diyan. So, may pag-asa daw talaga na according sa kanyang amo at nagbayad utang na pwesto na si Velasco. Eh, tingnan mo naman ang mga animal, oh. Mm. Naniniwala rin si Congressman Lito Asensa na walang nagawang mabuti sa bansa ang mamamayang pagsara ng ABS-CBN. Meron, sir. Meron po, sir. Alam niyo anong magandang nagawa nito sa bayan? Pinakita dito na kahit sino kang oligarka, pag ikaw hindi sumunod sa batas, dapat ka nang tapusin. Dapat ka nang mawala. Dapat ka nang pagbayarin. Eh, anak ng tutsa. Oh. Di ba naalala nyo, dapat pag-uusapan pa ni Marcoleta yung patungkol dun sa title, land title ng ABS-CBN na wala naman daw, sabi nila Marcoleta. Ngayon, ano nangyari? Wala nga. Wala na. Wala na nga yun. Usapin na yun. Hindi na mabubuklat yan. Okay? Tapos, ano pa mangyayari? Babalik pa ABS-CBN. Oh. Asa na yung mga animal na may gusto kay Velasco? Taas nyo nga kamay nyo, mga animal kayo. Ha? Taas nyo kamay nyo. Kayong may mga gustong ibalik si Velasco. Eh, balik. Ilagay sa pwesto si Velasco. Ayan. Ayan ang consequence na ibinalik nyo si Velasco. Ay, nilagay nyo si Velasco sa kamera bilang speaker. Ayan na. Oh. Diba? Ah, sasabihin nyo maka Duterte yan. Ito kayo. Ito, ha? Ang tawag sa inyo, mga hunghang.
mga utu-uto. Mga gullible kayo dun sa isang botsog na vlogger dyan. Nagpapaniwala kayo. O, di ba? Napinaniwala kayo na hindi maibabalik. Ito na nga, o. Oh, ayan na, o. Oh, lantaran na. O, oh, ngayon siguro maniniwala na kayo na buladas at fake news ang matabang baboy na yan. Ayaw nyo kasi maniwala na nag-fake news yan, eh. O, oh, ano ang benepisyo ng bayan, ng bansa, tao sa ginawa nila? Ayan, oh, ito sabi, o. Oh. Are we benefiting from the removal of ABS-CBN network? Nox naman, ha? No other hand, maraming naghirap, maraming pinaghihirap, maraming nagdusa sa kalamidad dahil walang ABS-CBN sa Rio na pinang... Kasalanan pa, ha? Nang pagtanggal ng ABS-CBN sa pagdaan ng bagyo? Bira, oh. May radyo sila? May transistor, alam mo yung transistor radio, yung maliit. Ang ganire. Ang liit-liit nun eh. O pwede marinig nyo na may, oh, may darating na bagyo. Mas malayo ang naabot nun. Kahit saang bundok ka pumunta, may, may daladala kang transistor. Hindi mo marinig yung balita. Kasabi mo dahil lang sa ABS-CBN. Animal yan, no? Oh. O ayan na. Okay. Kaya pala, excuse me po. Excuse me. Kaya pala paulit-ulit yung station ID ng ABS-CBN na magbabalik sila. Malamang may nangyayari ng negosasyon. Malamang ay kailangan talaga ang national news para sa kandidatura ng ilang congressman diyan na nais maging senador. Diba, alam niyo na kung sino 'yon. Alam naman natin kung sino 'yung ambisyoso eh, 'di ba? Alam mo na 'yung ambisyosong animal diyan na alam mo 'yon, out of nowhere biglang naging leader, ha? Out of nowhere biglang naging leader dahil malapit kuno sa presidente nung nakapuesto, aba, lahat ng mga hindi sang-ayon sa pangulo eh kanyang ginagawa. 'Di ba? Si Pangulong Duterte, kinundi na makabayan block. Sinabi niya, we are identifying you. Si Presidente na nagsabi niya na, sinasabi niya makabayan block, eh, parte ng CPP and PENDF. Si Presidente nagsabi niya na, anong ginawa nitong speaker natin? Pinagtanggol ang makabayan block. O, tingnan mo mga animal talaga, di ba? O, tapos ngayon naman, pagkatapos niyan, ABS-CBN ibabalik naman. O, tingnan mo, kalokohan. Oh, ngayon, naniniwala na kayo, ha? Siguro, ito lang ang tamang panahon na sasabihin ko sa inyo. Now you know. Ha? O kaya, alam na this. Oh. Ngayon ang panahon na sasabihin ko sa inyo. O, di ba? Sabi ko sa inyo yan noon. May babalik ang ABS-CBN pag nailagay sa pwesto yan. Oh. Ayaw nyo kasi maniwala eh. Feeling nyo, nabobola ka nung matalinong kunong matabang baboy na vlogger na yon. Pambihira ka naman, oo. Andali mo magpaniwala sa pag-i-English at sinabing may research o meron akong ano ba yun, little bird. Talagang little ang bird nun. Pero para sabihin mong sus, pambihira ka, uyo, oo. Hirap sa inyo eh. Nagpapaniwala kayo.